pag sobrang init, nakakakuryente. Tagal din kaming walang entry. Medyo naging busy because of a lot of things and bagong lipat kami ulit. Meron siyang discussion tungkol doon sa ibang episode. Yan. Pero ngayon ang pag-uusapan, due to public demand. Ah, gumawa ganun. So, sa trabaho ko kasi nanalo ako ng opportunity ng $500 na nagkaroon ako ng opportunity to purchase and have a solar portable generator made. And dumating na yung solar panel na 200 watts na binili ko, na in-order ko. And actually kasi, nagtataasan ng bilihin ngayon. Nagtataasan ng gas, tumataas ang kuryente, lahat. Kung ano-ano na lang ang bumababa. Ilan-ilan na lang ang nagbababa. Ayan. Syempre, ito, dugo nito, milk tin eh. Sabi nga ni ate, hindi niya hayaan na mag-donate ng dugo kasi kulay brown na yung dugo. Nananabaan sa amin. So, we decided na mag-set up ng our own off-grid solar power system, which is ngayon. Kasi sa ngayon, ang meron kami, yan. Solar lights. Thank you, Shopee. And then sa sala, yung kita naman, you know. Sa sala, saka isa pang nandun, dalawa sa sala, ilagay namin. For 1 month, I think nasa 500 pesos na at most expensive. So, okay na investment din. Kasi matagal namin gagamitin yung solar and it's free energy moving forward. And then, going back dun sa solar power generator and powered by Vital Sound. I think sa weekend, tapos na yun. I'll add a video clip kapag na-receive ko na yun. And, pero sa ngayon, yun nga, na-install, na-mount na namin yung cable at saka yung solar panel sa bubong. Bukas ng umaga, ipapakita ko yung solar panel sa bubong. Yan. Kasi ikakabit ko rin yung plug heads na niya dun sa cable na binili ko. 6mm yung cable. Ang tigas, ang kapal. And all thanks sa tumulong sa akin na sa amin na ma-mount yung cable at saka ma-build yung pinaka patungan or frame nung solar panel. Which is, nasa na ba yun? Puntahan natin. Mag-thank you tayo. Pakita natin siya sa buong mundo. Ayan. Nandiyan na daw si John. So, pakita natin siya sa buong mundo. Ayan. Ang ating master builder. Ayan, si Al John. Ayan. Thank you sa kanya. Ayan. Siya yung tumutulong sa amin every time na may project kami. Ngayon, yung solar panels nga. Ayan. Siya yung nagkabit sa taas, pati yung cabling. Yon. Bati ka muna, John. Hello. Yung positive. Yung negative. And then, yung maganda siya sa loob. So, yung mas maiksi, it will go to the negative plug. While on the other hand, ito, malaki, sa positive plug.
make sure na hindi naman putol. Just crimp para maipit lang to. And what you need to do next, since ito yung positive na sasalubong ng kable, you have to use the negative one. So you insert it in. Alabas siya dyan. Then yung goma, you make sure na fit siya dun para watertight siya. Roskas mo siya mabuti. Yeah. So again, ito yung positive mo nasa board. Ito yung negative. Nasa salubong na positive cable. Para sumalubong siyang ganyan. Snug fit. Then, we have to do the same thing sa negative. Okay. Then, same. Plug mo yung negative. Negative to, negative na sa salubong. Use the positive. Positive plug. Sa lubong dito. Then sa baba, ganito rin gagamitin mo. Unless, depende na lang kung anong class ng port yung gagamitin mo sa portogen. Now, how do we test this? We test this dun sa baba, sa other end ng table. And then we'll find out kung yung reading niya is the same. Pero syempre, we have to consider na yung 10 meters na cable is, syempre, may capacitance din yan na maaari na makapagpababa ng voltage or amperage. Right? We'll meet you downstairs. So, yun. So, on the way kami ngayon para i-meet si Vital Sounds, si Erwin, to get the portable generator para finally maikabit na sa ating solar panel. Yes. Ang lakas ng araw ngayon. Ang lakas ng araw. So, ang ganda kasi kanina, tinatry namin yung sa tester. Yung amperes, kung ilang amps siya, tsaka kung ilang volts. Yes. So, it's exceeding somehow yung nakalagay sa likod. Yung 5% tolerance is positive sa akin. And tingnan nyo yung isa naming solar light. Puno na. Ayun o. Ayun. Ayan. Yan yung malaki. Floodlights. Floodlights. Yun. Ano na siya? Full charge na siya. So, mamayang gabi magagamit namin siya hanggang magdamag. So, pero isasara namin siya. Isasara namin siya. Isasara namin para hindi naman siya mauwas. Para malay mo, the next day, umulan may charge pa rin. Sa sala kasi namin, thank you Shopee. Yes, puro kami solar lights, dalawa, ang dalawang bilog. And then dito sa kainan namin, yung floodlight at saka isang bilog ng solar light. Hmm. So far for one month, nakasave kami na at around 500 estimate. Yes, so yung 500 din gagamitin sa aircon. So ngayon, yung solar ano naman generator, yung power generator na yun, para sa set ng aquarium namin na yun sa likod. Yan. Yan. Nakikita nyo, dami namin aquarium. Yan. Sa dalawa, tatlo, apat. So that's around 115 watts pag nakabukas lahat ng ilaw at saka yung mga filters. Tapos, nakarekta rin dun sa computer ko na 215 watts. Yun. Then kapag maglalaba, 370 watts lang naman yung wash, 280 watts yung spin. Kayang-kaya. Hmm. Thanks to Vital Sound. So, mimita namin. So, kararating lang namin ng Santa Lucia. Yeah. Naligaw pa kami. Naligaw pa kami. So, puntahan na namin sa Tropical, sa meetup point. Alright, so nandito na kami. Kasama na si Erwin, Vital Sound, ng Solar. Yun, so ito na yung package. Ito yung portable gen. Yeah. Then ito, freebie. Yeah. Yun. Then, syempre, yan. Shoutout again kay Vital Sound. So, kung meron kayo mapapagawa ng portogen, hanapin nyo lang Vital Sound. Sure na sure ang product niyan. At huwag kalimutan yung subscribe. Yan!